Halimbawa, kung wala ka sa salamin, at ganito sasabihin mo, ang bihira ka naman. Magpahamuna ka pa. Ang dami namang kasunod, hindi mo na lang nilagbigyan yung pangalawa o pangatlo. Tingnan mo nangyari. Ikaw tuloy na mapasa. Ito! Ibig sabihin, paano ka na? Di ba? Doon pa lang, hindi mo natanggap yung sarili mo. Paano kaya magtatagumpay kung sarili pa lang natin, hindi na kaya, hindi na natin tanggap. Ang taong pwedeng magtagumpay ay yung taong unang tinatanggap niya itong pagkalinga sa akin ni God, itong kalooban sa akin ni God, at meron pa siya magandang plano sa aking buhay. Okay? Sabi ng isang quotation, God will write your plans when He sees that your plans are about to wreck you. Minsan sisirain ni God yung plano mo kung alam niya na makakasira yung plano mo sa sarili mo. Pag nakatalaga natin buhay kay God at meron tayong mga desisyon na gagawin, sisirain ni God yan para hindi mangyari kasi hindi na yan ayon sa kanyang kalooban. Katulad ng anak ko, dapat ang taon na ito magpunta siya ng Malaysia, ipapadala siya ng kanyang company. Kaya lang mga ilang linggo na lang, paalis na siya, bigla siyang hindi napayagan sa immigration. So ano gagawin ko bilang tatay? Sabi ko sa kanya, anak, hindi ka looban ng mission sa iyo. Kasi binigay mo naman yung best mo, inayos mo lahat ng mga papeles mo. Kaya lang, hindi ka tinanggap, hindi ka pinagbigyan. So para sa iba yan, hindi yan para sa iyo. So mahalaga lang, ganun lang naman. Basta binigay mo yung best mo, nag-apply ka ng promotion, naghanap ka, nag-pray ka marahil na pag-unlad ng business. Kung hindi pa dumating, hindi mo panahon para sa akin. Mahalaga, mag-submit lang tayo sa kalooban ng Diyos. Okay? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a home. So, letter S, submit to His will. Submit to His will. So, yun yung letter S ng His. Kailangan tayo mag-submit sa kanyang kalooban. May tinatawag kasi niya general will at saka yung specific will. Well, yung general will, kung titignan natin, ito yung pangkalahatan. Pwede marahil, ito yung general will ay nais ng Diyos na mga mananampalataya ay mas free para sa ating mga pinuno. Nais ng Diyos para sa mga mananampalataya ay mabago ay sa wangis ni Kristo. Nais ng Diyos para sa mga mananampalataya ay magmahalan, no? So kapit, nais ng Diyos sa bansang Pilipinas ay ganito. So marahil meron siyang general will. Pero mahalaga pa rin sa buhay natin, makita natin yung specific will niya sa ating mga buhay. Specific will marahil na, Lord, anong trabaho kalooban mo para sa akin? Marahil ko, negosyante naman, Lord, anong negosyo ang gusto mo para sa akin? Ano, Lord, yung skill ko? Ano yung talent ko na dapat ko makita? So, yan ay pagdating sa sekular. Kaya pagdating sa church naman, ito naman yung spiritual gift. Lord, anong spiritual gift ko? Na pwede ko gamitin sa church para dumipa yung church, para lumago ang church, na makapagbigay ako ng tulong sa church. Ano yun? Marahil pag-awit, o marahil pag-usher, o marahil intercession. So, kung titignan natin, mahalaga yung specific will. No? Ano pang kalooban mo, Lord, na trabaho? Ano kalooban mo, negosyo? Kahit marahil sa partner in life, no? So, mahalaga yung prayer. Yung iba marahil ay, Lord, ano ngayon, bakit wala pa? Tagal-tagal ka na nagpipray, hindi kayo wala pa rin yung partner ko. So, ito yung mga dalagat binata ba? Sige lang. Okay, mahiya. Okay, mga dalagat binata. Kasi iba, di ba, nagsasabi, Lord, bakit ka ngayon, wala pa akong partner, di ba, ngayon, wala pa akong asawa, hindi ka nakapag-asawa, bakit ba ako nag-asawa pa? Di ba, ganun-ganun pa naman tao. Huwag kayo malungkot. Kasi tatanyo, ang pinakatakilang tao na nabuhay sa mundo, single. At yan ay walang iba, kundi si Jesus. Tama ba? Siya ang pinakatakilang tao na nabuhay sa daigdig. Si Jesus, single. Kaya lang, maagal siya na mamay. Hindi, hindi ka na sinasabi ka naman. Biro lang. Joke lang yun, joke lang yun. Nasa totoo lang, totoo naman yun, siya yung single siya, di ba? Siya yung pinakatakot tao na nabuhay sa mundo. Maraming mahalaga yun, specific will. Pag-pray natin, Lord, kung kalooban ni Karong ka ba, makapag-asawa ka din, mangyari. Di ba? Kung may mga tao, kasi wala silang gasar mag-asawa. Wala silang gasar sa bata, wala silang gasar ng pamilya. So kung happy ka na maging single, di yan. Kung kalooban ni God, yung tanong mo lang si God. Minsan kasi iba, di ba, pag-alanta. Minsan nga, may isang babae, ay may isang lalaki, sabi ng Lord, sabi mo naman sa akin sa Bible, kung sino talaga kalooban mo. Tatlo pinag-pray ko, gusto ko pag nabasa ko sa Bible, maliwanag siya talaga. E pinag-pray niya si Lorna, si Alma, saka si Inlan. Sabi niya, Lord, bigay mo naman sa akin, magbasa ko ng Bible, gusto ko maliwanag, isa sa kanila, magbabasa ko sa Bible. So sabi niya, Lord, please, gusto ko maliwanag. Pagkakita niya, kasi Alma, Lorna, Inlan. Sabi niya, Lord, totoo ba ito?
doon? Si Inday? Kasi nabasa niya, in thy presence, there is fullness of joy. Joke lang. Kasi di ba, in thy, ano yun, in thy presence. Ano, hindi yung in thy na I-N-D-A-Y. Ang tawag ng version, King James version. Ayan, King James. Joke lang lang. Pero sa totoo lang, na mahalaga specific way. Mahalaga yung makita natin yung plano ni God sa ating mga buhay. Mahalaga yung kalooban ni God ang mangyayari sa ating mga buhay. Sabi sa isang verse sa Bible. Sabi nito, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. So napansin niyo, ang pagkain ko ay ang ganapin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Bakit kaya napansin niyo? Sabi nito, my food, na? Ang pagkain ko, kasi yung food, araw-araw, ibigay sa yan. Araw-araw, kailangan ko yan. So ibig sabihin, kung si Jesus yun ang kanyang pagkain, na sa bawat araw, gusto niyang gawin ang kalooban ng Ama, ganoon din dapat sa atin. Yun din ang ating maging pagkain. Yun din ang ating maging desire sa ating buhay. Na sa bawat araw, tanungin natin si God, Lord, anong gusto mong gawin sa araw? Anong gusto mong gawin po sa araw na ito? Na itong gagawin ko ay nakalinya sa napakagandang plano mo sa buhay ko. Na itong gagawin ko ito ay nakalinya doon sa pangakong lupa o doon sa promised land na inihanda mo sa akin. Kaya yung prayer na yan ni Jesus, yung sinabi niya ni Jesus, my food is to do the will of Him. Sa bawat araw, kung siya nagugutom sa pagkain, gutom din siya sa pagsasagawa ng kalooban ng Ama. Sana yung din ang ating gamitin sa buhay. Diyan tayo magutom na alamin kung anong kalooban ng Diyos sa ating pamumuhay. Yun ang ating maging desire. Sabi ng isang quotation, life is so much brighter when we focus on what really matters. Ang buhay daw ay magiging maliwanag pag nag-focus tayo sa mga bagay na mas mahalaga. Ang pinakamahalaga sa daigdig na ito sa buhay ng isang tao ay ang matagpuan niya yung magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya naalala ko yung quotation na pabulito mo, to know the will of God is the greatest knowledge. To find the will of God is the greatest discovery. And to do the will of God is the greatest achievement. Yun lang, sabi ng isang pastor na may sinulat siya, sabi niya, para sa kanyang tagumpay, ay ang matagpuan ng isang tao kung anong kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi pag nalaman ng isang tao ang dahilan kung bakit siya nandito sa daigdig na ito, pag nalaman ng isang tao ang dahilan ng kanyang pagkalikha sa daigdig na ito, ang plano ng Diyos sa buhay niya, diyan lang siya magiging masaya. Diyan lang siya magiging fulfilled. Diyan lang siya magkakaroon ng kagalakan, ng kapayapaan, kasi nasa gitna siya ng kalooban ng Diyos. May isang tao din na nagsabi, sabi niya, mas nanaisip ko na ako'y nasa kagubatan ng Africa na nasa kalooban ng Diyos kaysa kaharian ng England na wala naman sa kalooban ng Diyos. Actually, isa siyang missionary. Taga-England siya. Kaya sabi niya, mas nanaisip ko na ako'y nasa kagubatan ng Africa na tuturo sa mga tribo doon na nasa kalooban ng Diyos kaysa nandun na ako sa siyudad ng England, sa kaharian ng England na wala naman ako sa kalooban ng Diyos. So napansin niyo, ang puso niya ay nasa mga taga-tribo. Kasi yun ang nais ng Diyos sa kanya. Yun ang kalooban ng Diyos sa kanya. Tayo, nakita na ba natin ang plano ng Diyos? Nakita na ba natin ang kalooban ng Diyos? Naniniwala ko, pag sinunod lang natin ang salita ng Diyos, lumakad tayo na nakalulugod sa harap ng Diyos, sinunod natin ang sinasabi ng Bible, isang araw, magbibigyan sa atin. Kasi pag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos sa bawat araw, mahihirap at hindi mangyayari, hindi natin makikita kasi sumasaway tayo. So kaya mahalaga, sundin na natin sinasabi ng salita ng Diyos, mamuhay na nakalulugod sa harap ng Diyos at isang araw yung nagbibigyan sa atin. Then, manalangin, ilalagay na sa atin kung anong plano niya sa atin. Sabi ni Paul, but I do not consider my life of any account as dear to myself so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify solemnly of the gospel and the grace of God. Sabi niya na napansin niya, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ. So yun ang kanyang desire. Matapos niya yung takbuhin na inihanda sa kanyang ligad, tayo, nakita na ba natin yung takbuhin na inihanda sa ating ligad? Nakita na ba sa natin yung direksyon na namis ng Diyos sa ating mga buhay?
siguro nais ko rin na mag-end sa kwento na, sa kwento lang na may lesson. Minsan lang may isang monkey o isang hukoy na nakakita ng eagle. At yung eagle na ito ay napakagaling sa paglipad. Mataas ang lipad ng eagle, mabilis. Sabi ng monkey, gusto ko maging tulad ng magandang eagle. Ang galing-galing ng lumipad, ang taas ng lumipad, ang bilis ng lumipad. Gusto kong mahita ng eagle na yun sa paglipad. Kaya yung monkey ay enroll ng flying. So yung eagle naman, nakita niya naman yung rabbit kung siya bumaba. At yung rabbit ay magaling sa pagtakbo, magaling sa running. Sabi ng eagle, gusto ko mag-aral ng running. Ang galing ng rabbit ay ang bilis-bilis ng tumakbo. So gusto ko mahita ng rabbit na yan sa pagtakbo. So yun, mag-enroll ako ng running. Tapadunin ko yung rabbit. So yung rabbit naman, nakita niya swan. Yung swan ay magaling sa paglaboy. Sabi ng rabbit, gusto ko galing ng swan sa paglaboy. Gusto ko matutong lumaboy at mahita ng swan na yan sa paglaboy. Kaya mag-enroll ako ng swimming. Kaya ito naman swan, nakita niya yung monkey. Ang monkey ay magaling. Kumain ang sabi mo. Ang monkey ay magaling umakya. Di ba sa climbing? So sabi niya, galing umakya, tabilis. Mag-enroll din ako, sabi ng swan, yung climbing. At hintan ko yung monkey na yan sa patakya. So yun ang ginawa nila. Yung monkey, nag-enroll lang ng flying, siyempre, kahit ilagay mo yan sa tuktok ng bundok, ilagay mo sa taas ng bahay, ihabis mo yan, babagsak yan ang babagsak. Kasi hindi siya nilikha para lumipad. Di ba, nilikha siya para umakya, para lumakad, para tumakbo. Wala siyang pagpa. So yung monkey, lagi kasi bumabagsak, pinipilit lumipad, nagkasakit. At dahil sa kanyang pagkakasakit, bumabal na sa kanyang pagkakya na dating magaling siya. Yun ang mga eagle na dating magaling sa paglipad, nag-enroll ng running. E siyempre, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang abutan ang rabbit sa pagtakbo. So yun yung eagle, nagkakasakit, nahihirapan. Nagkasakit, dahil sa pagkakasakit, bumaba na yung kanyang paglipad, bumabal na. At yung rabbit, ganun din naman. Gusto niya lumaboy, eh problema lang siya nalulunod. So, ang dami din natin iinom hanggang saan nangyari, lumagal na siya sa pagtakbo. At ganoon din naman ang swan, kahit anong pilit na mag-aral na mag-climb, lagi siyang nahuhulog, nagkasakit at bumagal na sa paglaboy. Anong lesson? Huwag kang lumagay sa hindi mo kalalagayan. Huwag kang lumagpas sa planong at nais ng Diyos. Lumagay ka kung ano yung nais at kalooban ng Diyos sa buhay mo. So, mahalaga ang panalangin natin, Lord, hindi ko yung nakikita ko, hindi yung nararamdaman ko, hindi yung iniisip ko, hindi yung gusto ko mangyari. Pwede kung ano yung iniisip mo, ano yung nakikita mo, ano yung nararamdaman mo, at kung ano yung plano mo, yan ang mangyari sa buhay ko. Your will be done in my life. Panalangin po tayo sa to. Amin naman, nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat sa pagkat nagandahan ng magandang plano sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, na kung minsan, nakakalimutan ka namin kausapin. Nakakalimutan ka namin tawagan. Nakakalimutan namin na naghanda ka ng magandang plano sa aming mga buhay. Minsan kami ang nagdadrive ng aming mga buhay. Kami ang nangunguna sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na sa bawat araw, kami magutong, Panginoon, sa paghahangad na makita at kalooban mo. Sa bawat araw na dapat namin gawin, kung paano ka namin maluluwalhati at kung paano maisa sa katumparan ng gawin mo sa ating mga buhay. Samahan mo kami sa bawat desisyon po namin. Samahan mo kami sa lahat ng aming gagawin na lumagay kami lagi sa gitna ng iyong panatungkulan. Lord, hindi ang aming nakikita, hindi ang aming iniisip, hindi ang aming nararamdaman, at hindi ang aming gusto mangyari sa aming buhay. Kundi Lord, kung anong nakikita mo, kung anong nararamdaman mo, kung anong naiisip mo, at kung anong nilayunin mo, yun ang mangyari sa aming mga buhay. Lord, narito ang aming buhay. Pinatalaga namin ito sa iyo. Hindi ang aming kalooban ang masunod, kundi ang kalooban ko rin. Amin na mapagpalaki kong babag isa, ano man ang kanilang pangangailangan, kayo ang siyang tulos ko sa lahat ng ito, kayo ang sumagot sa lahat ng ito, sapagkat ikaw ang aming Ama sa langit, na napakabait, napakabuti, napakabanal, napakamakapangyarihan. Pagpalain ang bawat isa. At maingat mo kami na ibabalik lang sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, God bless you.
Thank you.